Good morning mga Paps, welcome back po sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, Bert Motto. Ayan, ngayong umaga mga Paps, magbibigay tayo ng update sa Motostar GPR 250 Explorer natin. So, nakaraang Sunday mga Paps, no, pumunta tayo sa 99 Decals. Yan, shoutout sa 99 Decals Pasig, Mangahan, no. Nagpa-decals tayo doon at ito yung pinadecals natin sa kanya mga Paps. Pakita ko lang sa inyo mga Paps. So, itong side na to mga Paps, no? Yan, kasi may logo tayo dyan, di ba? Yan, pinadecals natin. Yan, nilagyan nila ng itim. And then, nilagyan ng Ducati, no? Yan, kabilaan yan, ha, mga Paps, ha? Kung nakikita ninyo, ha? Kabilaan yan. Ito pa isa. Ayan, mga Paps, no? Kulay itim, then word na Ducati. So, ano pa yung nilagyan nila ng pinalagyan natin ng decals? So, ito mga Paps, pinalagyan din natin ito ng decals, no? Kasi may sticker din dyan, pinapatungan din natin, no? Ayan, kulay itim din yung pinatong niya, then Ducati Performance ang nakalagay naman na word niya. So, isa, dalawa, and then sa kabila. So, yun yung mga pinadecals natin, ha? Sa 99 decals. So, check nyo lang yung short clip. No, hindi kasi natin siya binidyohan ng habang dinidecal siya kasi medyo medyo na-intimidate tayo, no, mga Paps, kasi meron siyang dinidecal sa doon na R6, no, na Yamaha. Hindi natin kinuha na ng video yung pagdidecals, no. Shoutout kay Kuya! So ano pa yung nilagay niya? Ito mga Paps, no? Yan, nilagay niya rito yung logo niya, no? Ng 99 decals. So, yan yung mga sticker niya sa atin, no? Kasi meron din yan naka-engrave, di ba, na Motostar. So, tinakpan niya yan. Nilagyan niya ng 99 decals. So, may isa pa tayong binago sa kanya kasi, yun nga, Sunday, nang bumabiyahe kami ni Mrs., bigla na lang akong kumalog, then may narinig ako na parang tak-tak-tak-tak, parang gumanon. Then, tumabi kami, buti nga, hindi kami nasemblang, hindi kami mislide, no? Tumabi kami, then sinilip-silip ko. Ang nasilip natin mga Paps na isa sa mga common problem ng Motostar ay ito mga Paps, no? Yung rubber chain guard niya o yung chain buff na tinatawag, no? Kasi ang nakakabit dito mga Paps is goma. Goma lang, no, na matigas. Pakita ko lang sa inyo mga Paps, no? And then yung kadena kasi lumawlaw na siguro siya. Pag-ikot niya yun, pag-ikot, kinain ng kadena yung chain buff o yung chain guard, no? Kasi kaya naman may ganung goma, kasi pag lumawlaw na yung kadena natin, yan, yung kadena natin, tatama siya sa swing arm. So, lalagitik ng lalagitik, pwede pang masira yung swing arm natin o yung kadena natin. So, kinain siya, kaya pala bigla akong gumewang, kumaldag kami, buti na lang, di kami na-slide. Yung pala, natanggal na pala, no? Natanggal na niya kasi pagkain ng kadena, pak nalaglag na yung chain guard niya. So ngayon, ang the best na pinapalit ko kasi, kagaya nung sa Rusi Korak Limited Edition ko, ganun din, na gasgas na rin yung chain guard niya. Ito talaga kasi yung pinapalit ko mga Paps. Nakita rin natin to online. No, nakita natin na pinampapalit din nila to. Ito yung tinatawag na flat belt. Flat belt or Korean belt. Napakatigas niyan mga Paps. Aabuti na kayo ng ilang taon bago yung maupod, no? Napakaunat niyan, hindi mo yan basta-basta magugupit. Ang pinangkat ko nga rito mga Paps kasi medyo mahaba siya. Ang pinangkat ko diyan lagaring bakan. Yung team makikita ninyo, ano?
kung makikita ninyo mga paps, hindi pa nga pantay yung putol niya, no? Kasi antigas talaga niya mga paps. So napaganda nito mga paps na ipampalit sa rubber chain guide natin. Hanapin nyo lang flat belt or Korean belt. Yan, nabibili yan mga paps sa auto supply. So sa auto supply natin to nabili, 19 per foot dito sa amin, ha. Ewan ko lang sa inyo kung may mahanap kayo na mas mura. Sa pinagbilang ko kasi 90 per foot. So isang foot lang naman yan mga paps, no? 12 inches lang naman yan. So sasagad nyo lang yan hanggang doon mga paps. Ang pagkabit nyan, sukat nyo lang yung haba, then tabasan nyo lang ng konti sa gilid, dalawang gilid, kasi medyo makapal yan. More than 2 inches kasi yan mga paps, siguro mga 3 or 4 inches yan. Tatama kasi siya dun sa gulong mga paps, kung makikita ninyo, kung hindi nyo siya kakatin, no? Tapos tatama rin siya rito sa tire hugger natin kung hindi ninyo kakatin, no? So pag nasukat na ninyo yan, ang pinandikit ko lang dito mga paps is rugby, no? Bili lang kayo ng rugby kahit yung maliit na nasa boteng ganun kalaki lang. Lalagyan nyo lang ng rugby yung side nito, and then yung swing arm. Pinaka best tip ko sa inyo mga paps, yung swing arm ninyo, linisin yung mabuti. Dapat walang alikabok, walang mga oil-oil, kasi kung meron siya mga paps, matatanggal din agad. Pero kung malinis yung swing arm nyo at linis nyo rin yung flat belt bago nyo lagyan ng rugby, then patuyuin yung mabuti mga paps, ha. Huwag nyo ididikit na basa yung rugby. Patuyuin nyo parehas yung nasa swing arm na nilagay yung rugby. Patuyuin nyo rin yung nilagay yung rugby dito sa flat belt. Yan, pag natuyo na yan mga paps, tsaka nyo idikit. And then ipipress-press nyo lang naman siyang ganyan para dumikit hanggang dun din. So pag napress nyo na yan, overnight lang mga paps. Ito overnight lang kasi Sunday lang to, eh. Sunday lang to, eh. Monday ko lang to kinabit. Yan mga paps, overnight lang yan. Napaka-best nya, napaka-tibay pa ng flat belt na yan kesa sa bibili uli kayo ng panibagong rubber chain guide mga paps. Madali lang masira yun kasi goma lang yun. Kapag kinain na ng kadena yun, madali na yung mauupot and then madali na yung matanggal. Baka ma-aksidente pa kayo kasi gaya nung sa amin nga. Buti nga hindi kami na-slide kasi medyo gumewang kami kasi kinain yung goma din. Siguro bumara dito sa front sprocket bago siya nalaglag. So ayan mga paps. So sana nabigyan ko kayo ng magandang tips and then magandang pampapogi yan sa Motorstar GPR 250 Explorer natin, no? Decals tayo kay 99, ha? 99 decals yan, Pasig Manggahan. Shoutout sa Pasig Manggahan, 99 decals. So dalawang tumira ng decals natin, no? So yan mga paps, ito muli ang inyong lingkod Bert Moto, nagsasabing ang taong kaskasero, lapitin ang peligro. Adios mga paps!